kayo po ang inatasan ng Bureau of Customs o Coast Guard na para ayusin yung problema sa oil spill? Philippine Coast Guard, sir. So, Philippine Coast Guard ang kumontak po sa inyo? Yes po, pero yung communication po is between BOC and the Philippine Coast Guard. Pero sino po yung diretsong nakipag-ugnayan sa inyo? Coast ang Coast? Una po, nung July 1st, may communication po from BOC sa Water Patrol Division sa secretary namin, saka sa CEO po namin. Pero po yung directives na meron kami, yung documented, is from the PCG kasi accredited po kami ng PCG. Philippine Coast Guard. Sino po yung nagbigay sa inyo ng go signal? Sige, linisin nyo na yan. Si Philippine Coast Guard po. Sino po yun doon sa Philippine Coast Guard? Ano po, ang ano pa po nun is, ang district commander po ay si Rear Admiral Cornelio po. Siya po yung nagsabi sa inyo na sige, pwede nyo lang linisin yan, yung oil spill dyan. Yes po. At again, wala pong kontrata. Nung pumunta po, kasi nung July 1st po, di ba nag-respond na po kami. Okay. Nung July 3 po, pay respect ako sa PCG. Tapos nagkita po kami doon ni Sir Paule, yung Water Patrol Division. Okay, ano po na pag-usapan nyo? Nagpapatulong nga po para maano yung oil spill sa kayong mga waste po doon na kumakalat. Base po doon sa pagkipag-usap nyo po, dito kay Mr. Paule, doon na po kayo umaksyon. Yes po. Okay. So, gaano katagal po inayos niyo yung problema? 5 months po. Wow. At magkano po inabot? Yung may SOA po namin, inabot po siya ng 14.3. Habang nilinis niyo po, sabi niyo for 5 months, wala ho kayong ginawang arrangement sa kanila na ilagay natin ito sa black and white? Meron po kami mga letter. Letter? Yes po. And contract? Nagsisik po kami ng contract o nagsisik kami ng ma-endorse kami na i-acknowledge yung ano namin doon na nagtatrabaho po kami. De, pero nag-umpisa ho lahat ay kay Mr. Pauli, di ho ba? Yes po, yes po. So siya nagsabi, go ahead. Yes po, yes po. Trabaho na kayo. Yes po. Wala ho kayo nakuha communication from him in black and white? Wala po. Base lang po sa verbal? Yes po. Yung medyo may problema tayo ng konti. Siyempre, di-deny po nila yan. Magtutulang po yan sila. Opo. So yung mga communication po kasi na meron kami is from the Bureau of Customs to Philippine Coast Guard. Ngayon, hindi po kayo nababayaran? Hindi pa po. Dahil nagtuturoan po sila? Yes po. Magandang hapon po, Attorney Marinilla. Sir, alam niyo na po itong nangyaring oil spill sa Manila North Harbor Compound na kung saan dinelegate ng Bureau of Customs ang PCG na ikontakin po itong isang kumpanya para gawin yung paglilinis. At ngayon po, hindi na po nababayaran itong kumpanya na naglinis ng oil spill, sir. Sir, nung na-inform po ako ng inyong staff no, dito sa issue na to, agad-agad ko pong in-inform yung aming Port of Manila, pati po yung aming admin office, no, para bigyan po ako ng update pagdating dito sa issue na to. Ang nangyari po kasi dito, sir, since sa Bureau of Customs po, no, na ang hiningan po namin ng tulong yung Philippine Coast Guard dito sa oil spill na to. Okay. Si Philippine Coast Guard nga po, ang action po yatang ginawa niya, ito pong kumpanyang may concern sa atin ngayon, siya po yung in-engage ni Philippine Coast Guard para gawin tong paglilinis na to. So ang nagkaroon po ng contractual relationship, sir, is the Philippine Coast Guard and ito pong kumpanya na dumudulog sa inyo po ngayon. Sa part po ng Bureau of Customs, yun lang po yung balakid sa amin, sir. No? Wala naman po yung issue na pwede namin i-compensate po yung company. Yung kontrata lang po sana. Kaya nga, ang ipopropose sana namin, sir, to as a way to move forward is we'll talk to the Philippine Coast Guard. Mag-government to government transaction na lang po kami para maibigay namin yung pera. Tapos para sila naman po, mabayaran nila itong kumpanya na to. Ayun naman pala. Commander, sir. Opo, sir. So, narinig niyo po yung statement ng Bureau of Customs. So, mag-G2G na lang po kayo para mabayaran na po itong gumawa ng trabaho ninyo sa oil spill dyan. Una po, sir, pwede po i-clarify ko po, sir, yung nangyari. Yes, sir. Regarding sa transaction po na yan, sir. Sige po. Sir, nung time na nagkaroon po kasi ng oil spill, nangailangan po ng immediate response para po matugunan po yung pangangailangan po ng barko para po ma-prevent po yung mas malaking damage. Correct. Sa mandato po ng Coast Guard, sir, is nandyan po na marespondehan po namin yan. Kaya po, hindi naman po namin in-employ, kundi in-introduce po namin ang Pencon 8 sa supposed owner po. Ang owner po that time is Bureau of Customs po ang owner ng barko. Mm. Being the custodian po nung barko na yon. Foreign vessel po yun siya. Ang ginawa po namin nun, sir, is i-allow, magkaroon po ng immediate permit para makapag-conduct po ng action yung salvor to prevent yung oil spill. So, may-ari po nung barkong na yon ay ang Bureau of Customs? Opo. Yun po. Sila po ang
supposed owner nun being the custodian po of a foreign vessel. It is not a property of the Philippine Coast Guard po. Okay. It is not the property even of the Bureau of Customs, but since it is under the jurisdiction na i-custody nila itong foreign vessel, supposedly they're considered as the owner of that yes. vessel. And then kayo po, since kayo ang Philippine Coast Guard na natasan na umaksyon sa isang problema, particular na dito sa oil spill, so agad-agad yes, in-engage nyo po itong PENSCON. PENSCON po, by introducing them to the Bureau of Customs, particularly to the Water Enforcement Division. Okay, so in-introduce nyo po sila Bureau sa Bureau of Customs. Yes po. Okay. Only for that purpose po yun, sir. Para ma-prevent yung oil spill and then ma-stabilize ang barko. All other salvage operation po beyond that, it should have been a contract or a transaction between the salvor, the salvage company, and the supposed owner. Okay. Dapat po nagkaroon po sila ng kontrata doon. Okay, so may kontrata po itong PENCON, sabi nyo, at saka Bureau of Customs? They are supposed to have a contract beyond the salvage operation, covering the prevention of the oil spill and maintaining the stability of the barque. Who should be the one responsible of giving the contract to PENCON? It is between the salvage company and the supposed owner. And the supposed owner is the Bureau of Customs, right? Yes, sir. And that contract, sir, is supposedly a requirement, sir, for us to issue an emergency permit. Okay. A special permit. Sige, parang na may kurito, parang alam ka rin din riyan. Turo-turo. But since there, we allow the salvor company being introduced to the Bureau of Customs okay. to prevent the spill, the spillage. Eh, sige po. Talagang dyan sa pier, maraming turo-turo dyan eh. Oh, mga karindiyan, iba-ibang klaseng putahe. May customs, may port authority, mayroong coast guard, may marina. Ayan, turo-turo mo yan. Vincent Marunilla, attorney. Sir, itinuro po kayo ng Coast Guard, so ituturo niyo ulit ako. Hindi na sir, ito na lang gawin namin, sir. No? We'll talk to Coast Guard na lang, sir, regarding this issue. Marami naman pong paraan para matulungan natin yung... Tama nga naman. Pwede nila kami i-bill, pwede pong gawa na lang po namin ng paraan kasi may ratio na pong binigay at hindi naman po dapat natin takasan yan. Alam naman po Tama. Natin may gasos na binigay yan. So... we'll take it upon ourselves, sir, to talk to the Philippine Coast Guard. Hingi lang kami ng konting basis, sir, no, para lang po mabayaran namin yung Opo. Ating may concern na Opo. Kanya. E po, wala kaming basis. But for sure, sir, we can coordinate with the Philippine Coast Guard para i-bill nila kami or kung ano man pwedeng gawin para lang po mabayaran natin. At nakakahiya po talaga. No? Wag, sabi naman, ko sa iyo, ayaw maniwala. We'll take it upon ourselves. Opo. O nga, kung yung Bugatti nga, daan-daan million na lusot sa smuggling, magkano ito 14 million na talagang legit naman tinabaho, di po ba? Yes, sir. We'll do that, sir. So, sir, paupuntahin po namin, kung kinakailan, samahan po namin itong PENCON, kawawa naman, siyempre, may mga tao din to, may mga pamilya na tinutulungan sa kanilang mga trabahador, so dapat pabayaran sila, sir. So, tomorrow, sir, darating kami dyan? Yes, sir. Opo, sir. May concern pa pong isa. Ano pa po concern? Mula po nung pina-auction po kasi yung barko for sale auction. Mm. Nung matapos na po yung trabaho namin, nagkaroon ng sale na auction. Na-disqualify nga po kami kasi magbibid sana kami. Ang worst po doon, lahat po ng gamit namin kinumpiscate nila for almost 3 months na po. Kukunin natin. Opo. Walang problema. Sige po, kasama yun sa kunin natin. Thank you very much Sige, po. Sige, sasamahan po kayo ng staff. Thank you very much Ayos, po. Ayos, thank you.